11:30 na ng umaga ngayon. So, medyo nakatulog na ako kasi umuwi ako kagabi, parang nagsisix na ako nakauwi. Ay, ng umaga na. 6 na ng umaga kasi hindi pa rin nila makuha yung result ng mga blood test tsaka ni Carla. Ay, hindi. Nakuha nila yung blood test pero yung CT scan pala yung huli. So, nung paalus na ako, nakantay na lang yung CT scan. Sabi ni Carla, umuwi ka na muna kasi hindi pa natin ma-ano kung ano yung result. Pero, ayun nga. Sobrang pagod na. Tsaka puyat dahil nga kahapon, sobrang sakit na ng tiyan niya. Tapos, umuwi na siya nung after work. So, parang sabi niya, dali mo na ako sa hospital para mapacheck up na natin kasi pabalik-balik yung sakit eh. Kaya, sabi ko naman, yung self-diagnosis niya tsaka yung mga tinatanong namin doon sa mga yung isang kasama niya na operahan din na tungkol doon sa gallstones. So, tinignan ko rin sa internet kahapon habang nasa work siya. Ayun nga, sabi nga yung gallstones nga nagta-travel yun doon sa parang tube na nagko-connect ng liver tas gallstone. Hindi ko rin masyado ma-explain na napanood ko nga lang. Kaya yung parang yung sakit niya nagro-roll from dito sa sikmura papunta sa likod sa tagiliran, tapos babalik-balik. So sabi nung sabi niya hindi nawawala eh. Maya-maya guguhit ganyan, tapos nangihina na siya kasi nga sobrang sakit. Tapos nasusuka siya, tapos hindi naman siya na siya na kumain kasi nga nasusuka siya. So, nag-decide na kami kahapon na dalhin siya sa Peter Lloyd. Hindi naman namin expected na ganun karaming tao nung oras na yun kasi dumating kami mga 7:30 na ng gabi. Tapos, so, ang dami ng pila, ang haba. Nag-antay pa kami. Tapos, nung na-admit na siya, nakapasok na siya sa loob, parang mga 9 na. Ganyan. Tapos, kinuha na siya ng dugo, BP. Mataas nga rin yung BP niya. Tapos, this morning, nag-message sa akin si Carla kasi nga, pagkagising ko. Tinanong ko kung ano nangyari, yung ano, result nung ano niya, nung exam niya. Sabi niya, ano nga daw yung tungkol doon sa gallbladder. Nakuha yung result nila doon sa blood. Wala namang ano. Una, wala raw nakita doon sa blood test. So, hindi nila inano. Eh, pero sumasakit pa rin, sabi ni Carla. So, CT scan nga siya. Nung lumabas na yung result ng CT scan, hindi na siya papalisin. Kasi nga, ano na. Poor operation na, emergency operation na talaga siya. Hindi na raw pwedeng ipagpaliban pa. At hindi na rin makukuha kung anong gamot ang pwede. So, operahan na. Pero, ang sabi ni Carla, yung operation naman daw, less invasive daw. Hindi raw siya yung malalaking hiwa. Parang bubutasan lang or kung saan bubutasan yun. Tapos doon na kukunin. Yun. Yun yung nangyari. Pero, ang sabi niya, ano daw, mamayang gabi pa raw, darating yung ano yung ma-open yung schedule ng surgeon niya. So antay pa rin kami. Sabi niya, "Uwi ka muna." Eh, hindi pa kami kumakain ng hapunan noon kagabi. Tsaka nga sa tulog. Ay no, buyat. Talagang ganyan, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Ang buhay natin eh ano, hindi naman parang gulong lang 'yan. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Mga pagsubok sa buhay 'yan eh. Part talaga ng buhay yan. At least hindi ganun siya kalala na ano, na agapan namin at nakita. Minsan kasi si Carla kasi minsan matikis yung ulo niya eh. Sabi nang magpa-check up na or ano, ayaw niya magpa-check up. Wala namang babayaran eh. Sabi niya, ayoko magpa-check up. Tatakot ako sa doktor. Ganyan. Kaya naiinis din ako minsan sa kanya pag sinasabi ko na, halika na, pumunta na tayo ng doktor. Pero ganun din naman ako minsan hanggat kaya mga ano,
Kaya lang sa kanya kasi minsan malalayo yung ano eh. Gaya niya dalawang beses na siya na-operahan, di ba? Sa ulo. Tapos ngayon sa gallbladder naman. Parang sunod-sunod. Kaya lang hindi mo naman mapipili kung ano yung meron. Pinagdadaanan natin sa buhay kanya-kanya, di ba? Kaya, yun. Maraming salamat sa mga nagme-message sa amin. Kasi nag-post din ako sa community natin na baka hindi mo na kami makapag-post kagabi nga. Kasi nga nasa emergency room kami. Yun. Mahirap yung ganun. Lalo kami lang naman yung nandito. Buti na lang natin din yung mga kaibigan nagme-message kung ano raw yung mga pwede nila itulong or ano. Sabihin ko lang daw. Maraming salamat sa inyo. Lalo na sa mga kaibigan namin nandito sa Calgary. Sa pamilya namin. Yan. Update namin kayo mamaya. Pag gana. Pag sundo ko sa kanya. Kasi sabi niya, may message niya lang daw pagtapos na yung operation eh. Kasi hindi rin ako makakapasok dun eh. Kagaya ng nakaraan, di ba? Nag-stay lang ako. Kaya lang yun, maaga. Umaga pa lang, nandun na kami. Parang 5 o'clock ng morning, nandun na kami. Hanggang tapos in-admit na siya for 2-3 days. So ngayon parang ano to, hindi naman siya major operation. Kaya baka hindi na siya pag-stayin dun. Hindi rin natin alam kasi pag gabi na yun, baka doon na lang siya, hindi siya patulugin. Pag gabi na ano, natapos yung operation. May ano kasi yun eh, may recovery time pa rin, di ba? So yan, update ko kayo mamaya pag ano, pag nagkita na kami. Ayan, guys. So, ito na namin. Punta kami doon kasi, ano na, na-operahan na siya. 7:30 yata. 9 o'clock daw tapos. So, mga 9 o'clock daw tapos. So, hindi malaman kung pag-stay siya doon or ano, o pauwi. Siyempre, mas iunahin nila yung nahiwa sa dyan. Mm,
illegal na bagay sa Pilipinas yun, at laki ng bayarin mo dyan. Yung ano, initial ni mami mo. Ayan, DC-10, surgery in progress. Ayan, DC-10-574096. So, ayan. Waiting muna kaming lahat. Dito na naman. Ayan. Charging station eh, no? Charge siya. Ayan, kasama namin itong mga bodyguard. Talagang buhay, minsan sinuswerte, minsan may mga pagsubok na mabibigat. After dalawang beses na siya na nagkaroon ng surgery, yun nga, yung sa ulo niya, hindi naman kailasan yung nangyari sa kanya sa ulo. Tapos ngayon naman sa gallbladder, tinanggal na yung gallbladder niya. So mahirap, mahirap para sa katawan niya yun. Sugod-sugod. Sana nga hindi ko alam kung anong next move namin para hindi na mahirapan sa trabaho. Actually, hindi naman ganun kahirap sa trabaho. Ang mahirap lang dun. Kasi nga yung pressure minsan. Kasi nakapagtrabaho rin naman ako sa kitchen. Minsan ang daming pressure. Tapos, di ba marami pa rin mga events sa kanila. So, yun, tinutulungan naman siya ng mga kasama niya, kaya alam, minsan yung decision making tsaka yung mga planning para mapadali, ganyan yung ano, yung mga diskarte, kumbaga, di ba talaga yung diskarte ng ano, ng Pilipino eh, although puro Pilipino nga naman sila dun, kaya maganda yung service, kaya alam na yung katawan niya na-worn out na eh, kumbaga ganun din naman yun sa akin. Kaya lang, syempre, iba yung loss ng lalaki sa babae, di ba? Sana nga, makahanap kami ng ibang options para hindi na siya mag-work hard na ganun. Ayun ako. Tapos tumanggap pa siya ng order nung... Kami na nga tumapos ng order nung last, ano di ba? Sunday, oh. Kami na yung tumapos ng order niya. Kaya lang, kailangan na talagang i-surgery siya, kaya ganun. Ay, no. Pero, ano, ganyan talaga ang buhay. Puno ng pagsubok. Tanggapin lang. Kasi hindi naman bibigay sa atin yung hindi natin kaya. Ayan. Update ko kayo mamaya. So, ayan. Hindi pa siya tapos. Iba, tapos na siya na lang yata. Hindi pa natatapos. Mag-surgery. All done na lahat eh. Hindi naman ganun karami yung ano niya. Yung mga kasabayan niya. Siguro mga minor lang din yan. Minor surgery. So, yun. Magday pa rin tayo. Yun talaga. Kailangan maging, ano, maging matatag sa buhay. Yun nga yung lagi namin sinasabi. Hindi man kami ganun ka-experience sa buhay, hindi man kami ganun ka-talino o kagaling sa buhay. Pero, pinipilit pa rin namin i-share yung mga aming natututunan sa inyo sa mga maliliit na bagay. May mga pagkakamali kami, hindi naman kami perfecto. Sinasabi namin sa inyo yun. At saka, ayun nga, may mga times na may mga kagaya nito, yung mga ganitong sitwasyon. Hindi lahat nung mga kaibigan mo o pamilya mo nakakaalam ng mga ganyang bagay. Pero, malalaman mo talaga kung sino yung mga totoong kaibigan mo na talagang nasa tabi mo pag kailangan mo. Lalo na yung mga tao na malalapit sa'yo. Tapos, although hindi naman kami nag-expect ng tulong kasi nga, di ba nga dito halos wala ka namang binayaran dito. Yung oras mo lang yung ano. May mga nag-message sa amin, may mga tumawag. Nagsasabi na our prayers
goes with your family, ganyan, or nag-iwan ng mga get well soon na wish nila. Maraming salamat talaga. Kasi doon pa lang sa mga prayers na yun, doon pa lang sa mga ano, nakakapagpatibay, nakakapagpalakas ng kalooban. Tapos may mga nag-personal message, nag-text message sa amin na ano, na oh, kamusta na kayo? Ano nangyari? Ganyan. Hindi ko na lang din sasabihin yung mga pangalan nila, pero maraming salamat po sa inyo, no? Sa mga taong nagmamahal sa amin. Dahil dito sa Canada, wala naman talaga kaming mga pamilya na tinuturing, dahil nga wala naman kaming pamilya talaga rito. Pero yung mga kaibigan mo, yun yung talagang nasa tabi mo lagi, nasa pag may mga pangangailangan, may mga minsan kasi support na lang din eh. Yung support lang, yung malaman mo lang na meron pala akong sasandalan kahit papaano, through thick and thin. Sobrang laking bagay nun. Kahit nga yung mga iba naming subscriber na hindi naman kami totally kilala, nakakapagbigay sila ng ano, ng boost ng ano, na ewan ko, hindi ko mai-explain kasi yung nararamdaman mo pag may nagsasabi sa'yo na oh, lakasan nyo na yung loob mo, ganyan, oh, get well soon, palakas kayo, ganyan. Parang ano, parang nakakapag-boost ng morality mo, ng kalooban mo na gawin pa more yung ano, yung mga dapat mong gawin. Ngayon, nakakatuwa lang din kasi nakikita mo talaga yung mga ano, yung mga tunay na kaibigan mo rin dito, tsaka yung mga hindi namin talaga personally nami-meet. Ngayon, salamat, maraming salamat sa inyo. So antay pa rin tayo sa ano, sa surgery niya. Surgery in progress pa rin eh. Siya nga lang yun. Yung iba, getting registered pa lang, getting done, ganyan. Ay, nako. Ganun talaga. Parang sunod-sunod din yung mga pagsubok pagdating kay Carla, lalo na sa mga health issues na ganyan. Pero ganun talaga eh. Bakit nakikita mo na yung ano, yung signs of times, yung ano, yung pagtanda ba. Humihina na yung mga resistensya mo, yung syempre parang sasakyan din yan, di ba? May mga parts na bumibigay, may mga parts na kailangan iayos, ganyan. Ganun ang katawan ng tao eh, kaya kayo, huwag kayo masyadong mag-ano yung talagang susubukin kayo ng ano eh, ng trabaho, ng time. Kaya advice ko lang din, bigyan niyo yung katawan niyo ng ano, ng relaxation, tsaka ng ano, ng panahon, tsaka magpa-check up din kayo, ganyan. Huwag niyo tipirin yung sarili niyo pagdating sa mga vitamins or yung rest, exercise. Ayan na sila, nakabalik na. Bumili lang sila sa Jerusalem shawarma ng makakain kasi yung hapunan din namin, di ba? Hindi pa kami kumakain. So, antay pa rin kami. Ang tagal nung ano niya, nung paglabas nung ano, nung para makapunta na siya doon sa recovery room. In progress. Siya lang yung in progress eh. Na. Surgery in progress. TC10. There's 3 na Scarla yun eh. Ayan na siya. Makiga na naman sa kama ng groggy. Wala akong halong-halong. Pahinga ka. Huwag ka namang salita. Ano gusto mo? Tubig lang. Sorry. Gusto mo ng tubig? Gusto. Yan eh. Amin. Kaya mo ba? Wala bang stra? Wala ba dito? Hindi ka na istro doon. Ito ang muna ko lang. Pahingan ka. Tulog ka. Antok na. So, di na ka lang bumit ang gabi? Malaki ba yan? Kailangan yan. Ay, pabalik. Hindi yun na yan. Dito ba ba? Kasi hindi yun. That's invasive ba yung ginawa sa'yo? Hindi. Tapos dito ata, apat.
Apat na butas. Less pa yun? Hindi, di siya tahi na. Talagang pinas. Baba ko yan. Pahinga ka na. Parang katulong ako. Sige. Antok nga lang. Ingat ah. Tulog ka na kayo na lang yan. Love you. Ang dami nagdadasal para sa'yo. Thank you, thank you. So, I usually tell people at least stay for breakfast. Okay. So that's usually when the doctors have had their chance to come and do rounds. So around 9 or 10 is actually probably closer to 10. Is usually the earlier side that they start discharging people. So right now we don't actually even have a discharge order. So what we want to do is make sure everything's staying down. So no nausea, no vomiting, that pain is under control, that doctors had a chance in the morning, the lab people will come around and draw some blood. So that way we can check and make sure everything's going the way we want it to go. And typically by about, doctors usually start rounding around 6 to 7 or so, they start kind of coming around and seeing their patients, which means by 9 o'clock they usually have definitely gotten a chance to come see everybody, and then hopefully put in that discharge order if they're happy with how it all looks. But yeah, so wish I had a better answer for you, but there's no real like checkout time. It just kind of depends a lot more, on how you're feeling. So definitely take it easy. Last thing that you want is to try to rush it to go home and then end up having to come right back, right? So listen to your body. You know it much better than we do, even if things are a little bit weird right now. Okay, so if something doesn't feel quite off or if you don't feel quite ready, just let us know. Okay. Guys, good afternoon. Kagagaling ko lang sa work. Dito tayo ngayon, Food City. Ayan yung dalawa. Bibili sila ng sasamahan ko bibili ng pagkain namin. Tsaka nagre-request ng lugaw. Sana may lugaw para makakain si Carla. Kasi niya lugaw eh. Tsaka tokwat baboy yata. Tignan natin kung ano meron. Kasama ko na naman yung mga chiketing patrol. Ayun, nabili namin ng congee aros caldo tsaka goto. Hindi, goto special tsaka 1-ton mami. Yan. Tingnan natin kung masasatisfy yung ni Kai dun sa kasi gusto niya yung kumain ng lugaw eh. Para daw, sumampa yung truck. Ayan. So, punta muna kami dun. Up and running na naman siya. Talaga. Nakadating lang ang doktor. Nakadadaan lang. Saan nagalit yung gallbladder mo? Nagalit daw. Muntik na siyang Pero nagtaka sila kasi laki na nung stone na natanggal. Pero late, ngayon na siya sumakit. Tinanungan lang ako, sumasakit daw ba dati? Sabi hindi ko, sumasakit dati. Hindi. Kahit suntukin ka, hindi sumasakit eh. Stiga. Ito ko patawanin sa... Ang tigas eh. Maano raw yung tolerance ko talaga eh. Tapos tinatanong ako, ano yung parang si Blade eh, no? Hindi tinatalaban. Pero buti na lang din, sabi mo. Basa ko nga yung isang comment eh. Tama yung sabi ni Chelax. Chelax, sabi niya. Chelax. Sabi niya ba, buwang maging sepsis ba yun? Pwede kasi. Buti na agapan. Kasi sasabog yung nagra-rapture yung Tapos sobrang taas ng tolerance ko sa pain. Yung sakit na, kasi nung pinipisil ako ng doktor kagabi dito. Hindi mo na. Sabi ko,
Okay lang. Ano mga iniinom mo kasi pain relief? Dito lang yung mas... Hindi. Bago ko operan, di ba? Bago sila mag-decide na operan ako. Sabi niya, ang weird kasi wala kang lagnat. Tapos yung sprit mo nandito lang sa isang part. Iba daw, masakit na yung buong abdomen mo. Sa akin, sa isang part lang. Tapos clear yung blood test ko, urine. Yung sinitiscan lang ako, tsaka nakita. Tsaka parang nakita. Pero hindi ka pa pwede lumabas, di ba? Hindi pa. Kasi sumobra taas itong ano ko eh. White blood cell. Siguro nga kasi tinatry niyang labanan yung infection. Kaya sumobra taas. So ngayon naka-antibiotic ako para bumabas. Minubus siya ng antibiotic ngayon. Ay, naka. Maraming salamat sa mga... Maraming salamat sa mga prayers niya. Prayers at mga... Parang biglang sumakata na lang ako. Pamilya. Smart. Tubig. So. Kaya nung... Yes. Salamat sa prayers nyo. Pasensya na, hindi ko na marareplyan muna. Pero nababasa ko. Exactly. Ay, te. Pero, ay, saan hindi pumasok pa nga ako ng order ko eh. Mm-hmm. Pero nung hapon ah, nung late hapon ah, doon na siya yung parang hindi na nawawala yung sakit. Yung ganyan pa nga siya sa akin. Pero nung nakuha na yung gallbladder, yung laki nung buto ng avocado yung nakuha. Kaya nga sabi nila, bakit ngayon lang sumakay? Yeah. Pero buti na agapan kasi kung pumutok ko yung mas dalaga. Sa kanya ata, before pa lang. Before pa lang nakita na kaya naagapan. Hindi na sumak. Pero yung procedure niya pareho na. Pareho lang. Yung i-up, may buta siya. Tatlo tapos sa puso. Ganun din. Ngayon ko na lang nangaramdaman kasi nga yung ayaw na ako painam na pain meds kasi daw baka daw mahirapan ng tumuli. So kangina hindi ako binigyan. Eh ngayon kangina hindi ko matrix kaya humingi ako. Kasi na basta lang masakit, hindi ka kapag kailangan. Kaya nga, kakabalik ko lang diba sa buwan ko lang may. Tapos sila yung lalo. Parang sabi naman mabilis sa akin. Nakita namin yung post kasi madaling araw, gising kami. Nakita kami nakatulog. Sabi ko niya sa hospital sigaw. Sabi mo, naman naman yung kuya mo eh. I-text mo na, sabi ko, teka mo, escort mo naman. Nandito kami hanggang sinamahan nga ako before mag-8 ng gabi. Hanggang nalaman na lang, alas 5 na din. Alas 5, alas 6. Eh siya nasa labas eh, naawa ko. Sabi ko, hindi ka na matulog ka. Maraming salamat, te. Thank you. Nakatayo na siya, oh. Tayo na, kain eh. Nakakain na siya ng lugaw. Thank you sa pagdalaw, te Carol. Kasi kay Louie, hindi na nakakit. Walang maparadahan. Ano yan? Ano yung mga dala sa'yo? Dami nga eh. Nakain ko na yung sandwich. May mga muffins. Dami. May sandwich at saka may bulaklak. Dami bitbit ni Ate Carol. Nakakalay na siya sa kahihiga. Tsaka kailangan din daw tumayo-tayo, upo. Tsaka lakad-lakad. Lakad-lakad. Mamay naman. Butot natanggal na.
Natanggal na pati. Pati yung gallbladder. Wala na siyang panala. Panala ng mantika. Kaya iwas na talaga ngayon sana. Sa mamantika mga pagkain. Sabi nga ni sis ano na rin eh. Ah. Pareho na kayo ng diet ni Vic. Pero matagal ko na rin eh. Ilang beses na daw makain ng karne sa ano eh. Sa isang linggo, bihira na diba? Kaya manok isda eh. Puro manok at isda lang. Kaya nga sasabihan ko itong dalawa, mag-iwas-iwas na sa alat sa ano. Alin, itong dalawang to? Mukhang maalat itong mga to, ah. Tawag niya. Sabi ko kanina sa kanila, ano pagkain niya? Eh, mga, meron na mga ano yan. Ano sabi mo, Jamie? Ano sabi mo? Sabi ko, ano pagkain niya? Ano yung may goreng? Sabi niya, may goreng pa man. Sabi ko, yan. Sabi na bawal, iwasan na yung mga ganun. Mga instant noodles. Sama talaga yun, ay, eh. Bira na nga lang talaga kumain nun. Wala yung may nalang. Ang tagal na, eh. Eh, naipon na eh. Tagal na eh. Biro nyo kasi laki raw ng buto ng ano? Abukado. Sobrang laki na. Bakit buto hindi mo naramdaman ng ano, yung sakit? Ngayon mo lang talaga naman. Sabi ko ngayon lang. Tama yung mga comment nila din. Salamat, salamat ulit. Nakaka-ano rin. Nakaka-uplift yung mga messages na. Hindi ko man ma-reply pero lahat yung nabasa naman namin. Hmm. Not. So bukas pa ang labas ko. Bukas pa ng tanghali. Kasi may blood works pa ako sa umaga. Naku, ang tagal din ano. Dahil nung nakaraan, expected natin maaga kang lalabas eh. Hindi ka rin nakalabas ka agad. Dahil nga sumobrang taas daw nung ano ko, white blood cell count ko. Umabot ng 25. So ngayon din yung kinokontrol nila. Muntik na maging sepsis eh. Tama nga si ano, Chelay. Chelay Lux. Ang buti ng ala. Kaya tumas ng ganun yung white blood kasi nalabanan yung infection. Ang galing niya eh. Ang galing nun eh. Yung Chelay Lux. Kasi nung nakaraan din, ganun din yung ano niya eh. Yung comment niya doon sa nurse bago. Nurse kasi siya. Alam ko nurse siya sa US eh. Nurse sa US, no? Siya rin yung nagbigay ng ano, di ba? Ng wheelchair. Ay, hindi ba? Kay mami? Hindi. Nurse din yun eh, no? Oo, nurse din. Nurse din, no? Nagbigay kay Mami Doña Toyang ng ano, ng wheelchair. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Sana maliwanag yung salita. Medyo malabo yung salita ko. May katabi kasi kami dun sa kabila. Kaya hindi pwedeng ano, magsalita ng malakas. Ito nga. Parang bubuyog itong dalawa na ito. Eh. Bulungan ng bulungan. Kahit sa bahay yung mga bulungan ng bulungan. Yan. Iniisip ko nga rin, sabi ko, pag nag, kasi kanina, naantok na ako, pag natulog pa ako, after nung work, wala na, tatama rin nga na, tapos, madilim na rito kasi hindi nga pwedeng nakabukas yung ilaw kasi yung kasama niya, baka natutulog or what, di ba? So, yun. Kaya ngayon na lang din namin siya pinuntaan kaagad. Yung sabi ko, ganas lang mag-stay na matagal, total yung mga nurse naman dito talagang chinacheck naman. Magandang araw yung servisyo ng mga nurse dito. Tsaka wala naman din sila mga stayan dito. Isa yung upuan na extra. Kaya itong dalawa nakatayo. Kaya nga eh. Nasabi ko, uwi na lang tayo. Nakatayo sila. Yan. Gaya-gaya. So, yan. Nakakayalan din. Try ko nang makatulog. Pero ano, okay na yung pakiramdam mo? Okay na humihilag yung ano. Pero binigyan ako ng gamot nila. Nakingi ako. Okay naman yan. Vacation ulit siya, 2 weeks, katatapos ng kababalik niya lang sa trabaho. Vacation pa nga dapat nung chef ko sa trabaho, starting kahapon. Ah, wala. Eh, emergency wala. Eh. Binago niya lahat ng schedule. Iba ang emergency kasi, kahit naman kanino mangyayari. Ako nga, pinapauwi na kanina ni James eh. Sabi niya, uwi ka na, kung gusto mo umuwi, uwi ka na ngayon. Akong bahala namin yun. Sabi ko sa kanya, huwag na siya umuwi kasi nga, sayang naman yung araw niya. Tula rin naman siyang gagawin dito dahil waiting pa rin ako sa oo nga hindi expected yo ano eh uuwi ka na rin kasi kala ko makaka-uwi ka na tapos sinamahan niya ako before 8 ng gabi ng Sunday nasa labas siya nag-aantay lang hanggang alas 5 ng umaga kaya kuyat na kuyat eh pinapauwi ko siya ayaw naman niya umuwi kahit kagabi hindi rin ako nakatulog eh natawa siya eh. Na-miss ko yung ano, yung unan ko. Na-miss ko yung unan ko eh.
Natawa ako eh. Nanonood ako ng mga halaman, pampaantok. Yung mga cactus. Hindi nakakatulog na ako. Maya-maya eh, napalitan yung palabas eh. Siguro naka-idlip na ako. Nadilat ako. Yung laban ng ano eh, UFC. Ay, di na nagising yung diwa ako nanood. Hindi ka nakakatulog. Nanood na ako na naglalaban. Ay, na ako. Matulog ka. Pasok ako pag-upas. Kaya... After work, sunday niya ako. After work na ba? No. Eh, kung maaga-aga siguro. Punta ka naman ngayon. Hindi, alamin mo kung ano. May cellphone ko naman, di ba? Text mo na lang ako or tawagan mo. Nasa bulsa mo naman, di ba? Oo. Sige. Ah, sige. Ingat ka rito. Sleep tight. Don't let the big bugs bite. Baka bumukhang tahi. Hindi naman tahi. Hindi mo taas na siya. Tapos tinakpan. Hindi ko na kumitay. Siguro maliit na. Ah, meron palang tahi. Kasi sabi niya malulusaw daw. Alin? Yung pinakatahi. Ah. Sige. Yan yung kanyang update ngayon. Pero malamang bukas makalabas na siya. Bukas. Kasi kanina... Okay na rin yung ano, no? Yung white blood cell mo. Umaba na siya ng 14. Hmm. Dap, ano ba normal? 10 daw. So, ano? Sa akin, 25. Umabot ng 25. Umabot ng 25. Ang taas na. Yes, ngayon bumaba na nga siya. So, ayaw naman lang i-release ako ng medyo alanganin pa. So, hindi sigurado na talaga na mababa. Hmm. Sige. Kami uuwi na rin. Nakapagpahinga kayo. Okay. Okay. Babush. For sure, yung magdamag na naman bisita ng nurse sa akin. Pahinga ka na. Ikaw magpahinga, matulog ka na. Ayaw naman na siya ng konti. Pero iwas-iwas na. Kinitikin mo na ako kayo na yun. Update ko kayo kung makaka-uwi na siya bukas. Pero hopefully, kasi bumaba na nga. So, salamat ulit sa inyo. Sobrang thankful sa dami ng prayers na natatanggap. Yan talaga ang pagsubok sa buhay. Kailangan na ka na. Babay ka na sa mga. Okay, nata. Halika na. Bye-bye. Boys. Bye-bye. Nabi. Ayan, guys. Nakauwi na kami. Sakto. Dumating yung sulat ng government ng Canada. Refuse yung ating in-order na nakatagal-tagal na eh, hindi pa dumating. Na-refuse yung ano yung binalik nila sa sender yung ano. By the order of the Queen. Sabi nga na ano. Ayaw doon yun sa ano. Ayaw, ano. You have to remove this ano plants from Canada. Yun. So, salamat sa mga binigay ni Ate Carol, yan, mga muffins, may bulaklak pa. So yun, maraming salamat kay Ate Carol sa pagbisita, tsaka kay Kuya Louie. Yan, nagbigay ng mga muffins, tsaka sandwiches. Yan, yung binili naman namin lugaw kay Carla, bawal sa kanya kasi bawal na mamantika. Eh, may mga ano pala, may mga tuwalya laman loob. Tapos yung... ano naman yung wonton soup ayaw niya. Yan. Pero tumigim lang siya ng lugaw. Hindi niya kinain yung laman. Sakto po. Dinala siya ng bagay. Ayun nga eh. Sakto. Ayun. Kaya eto. Yun yung update namin ngayon. So baka bukas makauwi na siya. Kalain nyo. Buti na lang din na, ano, na dala namin siya sa hospital at natanggal na yung gallstone or gallbladder na mismo kasi nga eh, sobrang laki raw eh. Galit na putok na raw yung gallbladder niya eh. Kaya yun. Maraming salamat ulit sa mga nagdasal at mga nagwish ng get well soon sa kanya. At saka yun nga.
sabi ko naman sa inyo, di ba, binibigyan tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pero yung mga pagsubok na yun, may mga karampatan din naman na solusyon yun. Right on time yung nangyari sa kanya, nadala agad sa ospital at natanggal nga. Sobrang nakakaluwag ng ano, ng pakiramdam yung ganun na ewan ko, hirap i-explain kasi nga syempre sawa ko yun, tapos may nangyayari halos katatapos lang ng isang operasyon, tapos ngayon panibago na naman, parang ano, parang sunod-sunod. Pero ganun talaga, hindi mo naman mapipili yun. Pero yung parang nakakalungkot ba na mamaya maging malala or kung ano, nung before ng operasyon, parang natatakot din ako syempre na baka kung anong nangyari sa kanya o ano yung sakit niya, di ba? Buti na nga lang, kahit na na-operahan siya, buti na lang, yun yung naging sakit, hindi ibang sakit na mas malala, di ba? Yun. So, tapusin ko na muna itong vlog namin at bukas i-update ko kayo kung ano man yung magiging kalalabasan ng kanyang laboratory before siya umuwi. Kasi dun babatay yung ano niya, yung pag-uwi niya kapag yung naging okay yung mga red blood cell niya tsaka yung mga vital signs, lalo na yung blood pressure. Yan. So, paano guys? Ingat kayo lagi at maraming salamat ulit. See you on the next vlog.